Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Marry me and make a family with me. Sir! Kumalat na sa atayan mo to ang cancer. I was never married to your mother, Janine. At hindi totoo na namatay siya sa panganganak sa'yo. Panahon na para magkita kayo ng mami mo. Pag-atas ng ginawa niyo, Dad. Parang wala naman ng rason para makita ko pa siya. Anak, nagkamali si Consuelo sa akin. Hindi sa'yo. Ako ang may pagkakamali sa'yo. Dahil pinaglayo kayo mag-ina sa isa't isa. Pero hindi magbabago yun. Dahil sa sarili kong ina, naging kulang ako. Dahil yung pamilya ko kulang. Dahil sa kanya. Di ba sinabi ko sa'yo, ayokong pag-usapan ng bagay na yan. Namatay ang mami mo nung sanggol ka pa lang. Yun lang ang kailangan mo malaman. Bakit nagalit agad si Daddy sa'kin? Gusto ko lang naman malaman kung sino yung mami ko eh. Alam mo kasi na, mahal ng Daddy mo ang mami mo. Ngayon, nalungkot kasi siya pag naalala niya ang mami mo. Ikaw ba gusto mo yun ha, yung nalulungkot ang Daddy mo? Pwede po, ikaw na lang maging mommy ko. Nanay ko yan. Ate rin naman kita, di ba? Family tayo, di ba? Janine! Yaya! Ipinaliwanag na sa'yo ni Yaya. May sakit si Yaya. Yaya, wala na akong mommy! Yaya! Matangos ang ilong niya. Mamatay niya naman. Para lagi nakangiti. At ang boses niya, ang sarap pakinggan. Para lagi milaman ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, Dad. Hindi ko alam kung gusto ko. O dapat ko pa ba siyang makita? Anak, huwag mo akong tularan na nabuhay sa galit. Napakaikli lang ang buhay natin. Pag nagawa na, nagawa na. Wala nang balikan. Lock code sa safe sa kwarto ko. Nandiyan lahat ng gusto mo malaman to sa mami mo. I just wish nandito ako para tulungan ka. Pero nararamdaman ko. Hindi. Thank you.
see you tomorrow. Rest ka muna. Kalimutan mo muna lahat. Ingat ka pa, uwi. No, hinanap ba ako ni Janine sa libing? Did you tell her? Masama yung pakiramdam ko, ha, Matthew? Paano hindi sasama pakiramdam nyo? Kulang na lang malunod kayo sa alak. Ma, it's been 15 years. Move on. But Matthew, we have a problem. 15 years is not enough to forgive your father. You know, if you don't want to be like me, I suggest... Isipin mo mabuting-mabuti ang dugo sa niya ni Janine. I mean, lalo na ngayon na nalaman mo na yung pagkatao ng ina niya. I'm just saying, tulad ng ina niya nagsira ng pamilya natin, di ba? It's just like her mother, kung bakit nawalan ka ng kapatid. Iba si Janine. She loves me. Hindi niya magagawa sa akin yun. I believe you! Kailan ko mong kakalimutan? Hindi naman pwede magbunga ng rambutan ang puro ng... Mangga. Ma, hindi ako tulad ni Daddy. Hindi ako mangangaliwa. Well, that's good. At hindi rin ako tulad niyo. Nung nawalan lang ng asawa, gumuho na buong mundo. Kung naging iba man ako sa inyo, ganun din si Janine. Matthew, I hope so. Kasi alam mo kung bakit, anak. Pag binigay mo na ng buong tiwala mo sa ibang tao, binibigyan mo na rin yung sarili mo ng pagkakataong masaktan. Yun lang naman eh. Ma, yes. Get some sleep. Matthew! Maswerte ka pa rin at buhay ang nanay mo. Iba pa rin ang may ina. Si Nanay Violi lang mabait na ina para sa akin.
hindi mo alam ang side ng nanay mo sa kwento. Laging dalawa yan eh. Para sa'yo ngayon, masama siya, iniwan ka niya, niloko niya si Sir Maurice, pero huwag mo muna siyang husgahan. Sinubukan ka naman niyang balikan, di ba? Pinilit ka niyang bawiin. But in the first place, dapat hindi niya ako inabandona. Pero Janine, wala siyang choice. Ikaw man o ako ang nasa sitwasyon, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Baka hanggang ngayon, hinahanap ka pa rin niya. Hinahanap niya ako? O sige. Pero nasan siya? Ang daming paraan para hanapin niya ako. Ginawa ng lahat ng daddy mo para ilayo ka sa nanay mo. Ngayon, mag-isip ka ng mabuti. Bakit sinabi sa'yo ni Sir ang totoo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Hindi ako handa makita siya. Kailan, Janine? Kapag kasal na kayo ni Matthew at lagi kang may topak dahil punong-puno ng galit yung dibdib mo, gawin mo to para sa sarili mo. Sa naiwang beses ng daddy mo. I can recommend a consulting firm. Si Tito Art na lang muna ang bahala habang hindi pa ako ready. Pag-usapan na natin ang detalye pag ready ka na. I mean, you'll be busy preparing for our wedding. Kailangan mong isipin kung saan mo iiwan yung business. I'm planning to go to Quezon para makita yung nanay ko. What? Bakit pa? Hindi mo alam kung anong papasukin mo. Baka masaktan ka lang. Ma, please intindihin mo. Marami akong mga tanong na baka siya lang yung makasagot. Ano pa ba kailangan mo malaman? E paano kung hindi ka niya tanggapin? Hindi ko alam kung bakit gusto mo pang makita ang nanay mo. I can't even believe you wanna meet her. You know how many times I wish na sana hindi na lang ako lumaki o nakilala ang tatay ko? Dahil sa panulokong ginawa niya sa nanay ko, nasira ang pamilya ko. You know, I'm trying pero I can't understand. I can't understand you. Magkaiba yung sitwasyon natin. Ikaw na kilala mo yung dad mo. Eh ako! Hindi ko kailanman nakilala yung nanay ko. Natatakot ka ba na baka maging katulad ako ng nanay ko? Of course not. So please trust me. Matthew, gagawin ko to para sa sarili ko. Para sa atin. Ayoko kasi na pag kinasal tayo, doon o sa'yo ko hahanapin yung kulang. Gusto ko yung ako na magiging asawa mo buo. So please understand. Pangalan mo? Janine Gonzalez. Bakit ka nandito sa Quezon? Magre-research ako for my undergrad thesis. Hindi pwede yan. Natanggalin mo yan. To? Mm-hmm. Yes. Bakit? Yung sing-sing mo, hubarin mo yan. Mm-hmm. To? Yes. Hindi pwede. Magagalit si Matthew. May nakita ka na bang estudyante na engaged na pero ganyang kalaki ang bato? Sige na, ubarin mo na yan. Yung ticket mo, nandiyan na sa'yo? Bilisan mo na, mahuhuli ka na sa flight mo. Sige, dali, bilis. Oo, tatanggap ko to. Bilisan mo, ingat ka ha.
tumigil. Oh my God, paano ako titigil? Hindi mo ba ako nakita? O ngayon, paano na to? Lumubog sa putik yung kotse ko. Eh, ba't po kayo nagagalit? Hindi ko naman po kasalanan lumubog yan sa putik. Di siguro kayo nakatingin. Nakita nyo na yung kalabaw namin eh. Dinire-diretso nyo pa yung kotse nyo. Nakatingin nga ako. Oh, anong nangyari? Anong nangyari? Boy, nakita mo lang ang tawa ko na tulala ka na. Excuse me? Pwede ba? Hindi ka kasali dito. Siya yung kinakausap ko. Oy, 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 oy. Dahan-dahan sa pananalita mo. Wala ka sa teritory mo. Tama. Baka naman gusto mong hindi ka na makauwi ng buo niyan. Ano ba kasi nangyari? Ha? Ah, eh, sumalubong po siya agad, sir eh. Alam naman niyang palusong yung daan. Halika, tulungan mo ako dito. Mamaya na nga yung mga buko na yan. Kung pwede lang ha, tulungan niyo akong iahon tong kotse ko. Ba, miss? Sana marunong magsabi ng pake. Alam mo, dapat hindi mo na inaantay yon. Sana, alam mo magpaka-gentleman. Wow! At ako pa ngayon ng bastos? Yes. Palala ko nga sa'yo. Sino ba ang kanina pa nakatilig sa katawan ko? Feeling ka, no? Yuck! Pwede din ako sa'yo, bro. Piniyagan mo ang girlfriend mo, bumiyahe, mag-isa, na ganun kalayo. I trust her. And I don't think she's that stupid, parang paloko sa mga loko-lokong kagaya mo. I'm just warning you, bro. Chawan, alam mo, imbes na girlfriend ko pag-usapan natin, Chawan. Let's just focus on the client. And wala naman akong dahilan para pagdudaan ng girlfriend ko. Miss, nagsasabi lang ang totoo. You're delusional, ha? You see what happened to my car? Hoy, huwag mo ako ini-English. Huwag mo akong sinisigawan. Eh, ikaw nga itong kanina pa sigaw ng sigaw eh. Teka nga, inaalala mo yung kotse mo? Paano yung kariton? Paano yung mga nyog? Paano kung hindi mahintay ng buyer yan? Ha? Kaya mo pakainin yung pamilya ng batang to? Baka kung magsalita ka, parang ikaw lang na perwisyo dito ah. Okay, fine. Kasalanan ko na. So are you happy? Pwede ba, kung ayaw nyo akong tulungan iahon tong kotse ko, sana naman tulungan nyo akong maghanap ng gustong tumulong sa akin. And I'm willing to pay. Ba't ang yabang mo, ha? Miss, aputi ka lang. Pero parehas tayo nakamuhin ng tae. Pero dahil hindi mo kami katulad na walang konsensya, nakita mo yun, yung kanto na yun? Kung maliwa ka doon, may mga bahay doon. Tapos, doon ka humingi ng tulong. Jen, 明天再见了。
Chef, chef. Tama na yan. Naka 10 missed calls ka na. Gusto ko lang malaman kung nakarating na siya ng Quezon. I trust her pala, ha? Magandang hapon po. Ay. Ako si Janine. Ako yung nagpa-reserve sa'yo. Ah, oo, oo. Ikaw yung sinasabi ni Consuelo na taga Cebu na estudyante. Halika. Doon tayo sa taas. Halika. Consuelo! Consuelo, nasaan na si Consuelo? Consuelo! Sandali lang, ha? Thank you so much for staying here. I hope you had a good time. Can you please sign here? Ay, Kala, pakitulungan sila. Kala. Have a safe trip. Thank you. Sabi ni Aling Sean, may nakakilala ka raw na dayo na papunta sa mga kordero. Sakat sa ulo ng babae na yun. Eh, maganda nga. Sungit naman. Alam mo, ngayon lang kita nakita nag-aalala ng kanya. Ewan ko ba, Edna? Parang anggaan ka agad ng loob ko sa kanya. Siguro naman hindi lahat ng tao dito makikita yung utak. Like you. Saan malaman? Gaano nakikita kong kapwa?